Sa tuwing matatapos ang season ng Mobile Legends ay alam ko, marami ang nagpaplano sa isip nila na Kesyo, magbabatak ako ngayong season. Kesyo, maglalaro agad ako na maglalaro para makabalik agad ako sa Mythic. At magawa ko na ang pangarap kong maging Mythical Glory ngayong season. Yan ang goal ng ilan nating mga kabatang. Pero paano mo magagawa ito kung sa tuwing mag-i-invite ka ng friends mo sa MNA auto-decline agad at sabay sabing, kompleto kami pre. Pero bago ko ituloy yan, baka ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at i-click na rin yung notification bell para naman lagi kang updated. Kaya, ohoy! Ito nga pala si Inspi, ang taong hindi lang bubusugin ng kaalaman ng iyong pag-iisip, kundi palalakasin rin ang iyong tiwala na pagtagumpayan ang iyong mga pangarap. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa, ito ang kwento para sa mga taong auto-decline na solo player. Tara! Hindi ganun kadali ang magpa-rank up sa tuwing matatapos ang season, lalong-lalo na kung ikaw ay solo lang parati. Yung tipong gusto mong sumama sa mga kaibigan mo sa ML, ngunit lagi nilang sinasabi na sila ay laging kompleto. Yung ibang dahilan ay sinabing mamaya na raw sila maglalaro, pero pag chinek mo, maya-maya ay playing na sila. Mapapasaet lods, awit sa'yo ka na lang sa mga ganitong pangyayari. Pero syempre, mapapaisip ka at sasabihin, magsusulo na nga lang ako at hahabulin ang mga rank nila. Pero nung ikaw ay nagsudo, ay nagkaroon ka naman ng kakamping auto-lock. Kung hindi naman auto-lock ay yung mga kakampi na mas malakas pa ang trash talk kesa sa damage nila. At meron pa, kapag naagawan mo sila ng hero na gusto nila ay magpipik na agad yan ng Layla, o hindi naman kaya magbabanta na mamimigay daw siya ng star. Ang hirap ano? Ikaw tong walang hinahangad kundi magparang up lang, pero makakatsyempo ka pa ng toxic na kakampi, paano nga ba ito maiiwasan? Sa totoo lang, mga kabatang, hindi mo may iwasan ng mga toxic na kakampi dahil may mga sariling utak ang mga yan. Ang problema, hindi mo nga lang alam kung ginagamit nila. Pero pwede mong subukan na pagalingin ang mga virus na yan sa rank game. Unang-una, kapag ikaw ay solo player, dapat malawak ang iyong hero pool. O sa madaling salita, marunong kang mag-adjust ng MM, fighter, mage, lalong-lalo na ang tank. At kapag nasa rank game ka, ay pagmasdan mo muna ang mga mag-show ng kanilang mga hero at kung ano ang magiging available, yun yung hero na kukunin mo. Pero syempre, may magtatanong, Inspi, paano naman kung nag-show nga sila pero sobrang baba ng win rate, mas mataas pa yung sakin? Ang dapat mong gawin ay subukan mong ipakita ang win rate mo sa kanya, at kung sakali man na magmatigas siya ay wala ka ng no choice kundi ang ibigay sa kanya ang hero na yon. At kunin mo na lang talaga ang role na wala sa inyong lima. Kasunod dito ay dapat maging mahaba ang iyong pasensya dahil sa dami ng virus. Sa ML ay talagang pwede kang mahawa at baka ikaw pa mismo ang maging toxic sa laro. At pangalawa, huwag na huwag kang pupuna ng iyong kakampi sa rank game. Proven and tested ito mga kabatang, kapag sila ay itinama mo, mas lalo silang magtatanga-tangahan para mas lalo kang maasar. At kapag naasar ka, mag-chat-chat ang mga yan ng salitang iyak. Kaya focus ka lang sa laro, okay? At ang pangatlo, kapag may kakampi kang wala nang ginawa kundi mangsisi, nang mangsisi sa laro, ay mas magandang i-mute mo na lang siya sa chat para hindi mo makita ang kanyang mga pinagsasasabi. Katulad ng mga kakampi na kapag namatay ka ng isa ay sasabihan kakaagad ng bobo naman ito. Tapos mapapaisip ka na lang ng hello, tank po ako ha. Ako yung sumusuporta sa iyo para maging ligtas ka na nagsasakripisyo para lang mabuhay ka. Pero imbis na mag-chat at pansinin siya, ay i-mute mo na agad ang taong yan para hindi ka na maapektuhan sa mga sinasabi niya.
At ang pang-apat, samahan mo siya lagi sa kanyang pag-rotate. Total, ikaw ang nag-adjust bilang tang ay tulungan mo na talaga para manalo kayo. Dahil hindi naman sa lahat ng oras ay magkakaroon ka ng toxic na kakampi. Meron ding mababait na magaganda ang gising ng araw na yon. Pero paano nga ba maiiwasan ng ma-feed sa laro kapag solo ka lang? Para sa akin, sa tuwing hindi mo nakikita, sa minimum pang kalaban ay malaki ang posibilidad na nagro-rotate na sila. At kapag nawala sila, sa minimum ay tamang takbo ka lang sa bush o hindi naman kaya sa mismong tore na. Tandaan, hindi na baling hindi nakakapag-minions. Ang mahalaga, hindi ka namamatay kaya antay ka lang hanggang makita mo ulit sila sa minimap. Pero mabalik tayo doon sa kaibigan mong ayaw kang isali. Dahil minsan may mga dahilan sila kung bakit kanila ayaw isama. Minsan ito ay dahil may mas malakas na pwede nilang ikampe kumpara sa'yo. Masakit pakinggan pero minsan ito yung totoo. Pero syempre, lagi mong tatandaan na wala namang malakas ngayon ang ipinanganak na malakas na agad sila. Tama? Kaya dapat pagbutihan mo para may pakita sa kanila na mali na ayaw kanilang isama. At ang pinaka-importante sa lahat ay umpisahan mo sa sarili mo na iwasan na maging toxic. Oo, ikaw mismo na nanonood ng video na ito. Pero paano ba may iwasan na maging toxic? Unang-una, kung hindi mo naman talaga role, ay huwag mong ipagpilitan yung tipong trip mo lang mag-gusyon kahit 40%, ang matches ay ipipick mo pa rin dahil trip mo lang. Pero dahil hindi ka pinayagan ng kakampi mo, ay magpipick ka na agad ng lailatang. Tama, di ba? Alam ko yung iba sa inyo naglalaro lang para sumaya. Normal yon. At naiintindihan ko, pero mas masarap sa pakiramdam yung naging masaya ka na tapos gumagaling ka pa. Bonus pa na may mataas kang rank. Tama? At ang pangalawa, kung paano may iwasan na maging toxic, ay huwag maging mainiti ng ulo mo. Alam ko may pinagdadaanan ka sa bahay nyo na utusan, hindi nabigyan ng pasalubong o kung ano-ano pa. Pero kabatang, hindi solusyon na maging toxic sa ML para lang mga paglabas ka ng sama ng loob. Lalo mo lang iniinis o ginagalit ang sarili mo sa tuwing ginagawa mo yan. At kung makakita ka ng kakamping bano, imbis na trash talkin mo ay mas mabuting hayaan mo na lang siya at mag-focus ka sa hero mo. Dahil kapag trash talk mo siya, wala ka namang magagawa o mapapala dahil hanggang salita lang yung magagawa mo at baka maapektuhan pa pati ang paglalaro mo. Kaya sa lahat ng mga kabataan ko na nanonood, kung ang bawat isa ay sinusunod ang payo na ito, ay may iwasan natin na magkahawaan ng katoksikan. Kung ang bawat isa ay nagbibigayan, lalong-lalo na sa pickings ng hero na kung alam mo ay mas lamang siya ay maging mapagbigay ka na lang. Pero maisingit lang din natin ang topic na ito, mga kabatang, tungkol sa mga pro players na parating nagbibipihan o yung tinatawag nilang battle boss o bad boss. Pero alam nyo ba, noong nagsisimula pa lang, ang Mobile Legends ay nauso na ito sa mga pro players ng larong Mobile Legends? Sa katunayan, meron tayong isang sample ng screenshot noon kung saan makikita mo ang paghingi ng tawad ng isang leader ng isang team sa isang pro player na nang BP sa kanila dahil sa pantatrash talk ng kanilang membro sa rank game. Natigil ng halos isang taon ng ganitong gawain dahil nga bilang respeto sa kapwa pro players at ganun rin sa buong ML community. Ngunit bumalik ulit ang ganitong klaseng gawain ng mga pro players ngayon kung saan sinasabi ng ilan na magkakatropa ang mga yan. Ngunit para sa akin, isa na itong real jokes, ika nga ni Sinyo, dahil ginagawa na lang katatawanan yung isang bagay, pero ang totoo, ito ang paraan nila para patunayan na sila ang malakas. At yung iba ay talagang nagkakapersonalan na at nagbababaan na ng reputasyon dahil alam naman nating ang mga pro players ang nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng mga nangangarap na pasukin ng pro scene. At sa pagpapatuloy, mabalik tayo sa mga solo player dyan kung saan umpisa natin sa ating mga sarili na iwasang maging toxic sa laro at huwag nang gayahin pa ang ibang toxic na nakakalaban mo. Dahil sa susunod na video na ating gagawin, mga kabatang, ay ating aalamin
ang kwento ng pinakaunang Muslim na nakapasok sa Pro Scene at alam nyo bang isa siya sa pinakamalakas na pro player sa Mobile Legends ngayon? Sino siya mga kabatang? Magkomento ka naman dyan sa ibaba at pangakong pupusuan ko yan. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento tungkol sa mga taong laging nagsosolo dahil na-auto-decline ang kanilang mga invite. Hanggang sa muli, ito nga pala ulit ang inyong batang ninyong gamer na si Inspin na nagsasabing unahing hanapin ang paraan, huwag ang dahilan. Yun lamang po at maraming salamat. Mahal na mahal po kayo. Big time. Mwah! I wish I could slow down time and just enjoy the vibe.